sa video na ito mga ka-trimmers, update tayo sa ating mga alagang manok kung paano natin sila papakainin. Ngayon, medyo tinanghali tayo ng gising. Pero yung ating mga alagang manok ay nanatiling naghangkay. Dahil sa naka-quarantine po yung ating mga alagang manok ng halos 3 weeks ng panahon, nagpunlat tayo. Kaya ito, hindi po sila basta-basta umaalis. Naghahantay sila. Nasanay. Ika nga, doon sa kanilang pagkain na hinihanda natin. Yung new, sinayod ng new. Sawa ng Diyos, nakapag-atay na rin tayo para sa ating pangulam. Ayan. Kahapon, nakapag-atay kami ng tatlo. At nung mga nandang mga araw pa, nakapag-atay rin tayo ng lima. Kaya salamat sa Diyos, kahit paano, yung ating mga alaga ay napapakinanganap po natin ang dahan-dahan. Pero simula pa lang ito, dahil sa may mga pangarap po tayo tungkol sa ating mga alagang hayop. Livestock, ito nga. Dito, kailangan ng mabilisan yung pagbibigay natin ng pagkain. Dahil sa marami pa po tayong mga sisiyo. Para hindi masaktan yung ibang maliliit na manok. Yan ay yung hinihilig yan sa livestock. Hindi po madali magsimula. So ito, yung kulay itim. Tapos yung kulay abuhin. Yan yun yung huluhano. Papalahian natin. In the future to come, kagamihin natin yung huluhano. Tapos yung kaber. Yan, yung kaber. Yun yung malalaki. Ito yun. Dahil sa tag-ulan ngayon mga ka-dreamers, yung ating mga alagang manok ay dumaan sa pangkaraniwang sakit. Ika nga, yung sinisipon sila. Sa Cebuano terminology, ang tawag doon ay laway-laway. Yun yung nakakatakot sa ating mga alaga. Siyempre, yung ating alagang aso, di rin nagpapaawat. Kung pinakain natin yung manok, kakain din siya. In good faith, ay friendly po siya. Baba na anak, baba na. Sa ngayon, sa panahon ito, ito yung time na yung ating mga alagang manok ay nagpakaroon talaga ng matinding karamdaman. Ano yung ginagawang prevention natin para maiwasan? So, dito, meron akong inihanda ng baw ng niyog, mga ka-dreamers. Ito yung paglalagyan natin ng tubig. At yung ating tubig, inalagyan natin siya ng Sondrox. 1 cup of Sondrox sa isang container. Ito yung container na pinaglagakan natin ng tubig with 1 cup of Sondrox. So, ang nature ng mga manok, after nilang kumain mga ka-dreamers ay iinom po talaga sila ng tubig. Nakatulong sa kanila yung Sondrox. Dahil sa ang ating mga manok, karamihan ay dinapuan ng bakterya. Bakterya yung ano, yung sinisipon sila. Laway-laway, doon nagmumula yung kanilang sakit. Kaya nakakatulong yung Sondrox dahil sa ang Sondrox original merong antibacterial. Yan. Yan yung nakakaganda. Hindi ko napapakita sa inyo yung ating Sondrox para hindi po tayo magkakaroon ng copyright. Babahagi ko lang sa inyo kung ano yung maaaring gagawin natin kapag dumanas nga tayo dun sa ating livestock tungkol dun sa laway-laway na sinasabi yung pagkaraniwang sakit. Pero yung chicken pox, yun yung hindi pa natin naranasan at hindi pa rin natin alam kung ano yung prevention doon. Maliban doon sa vaccine. Na. Pero bakit kumain kayo dyan ba di? Upo, dyan na po! Upo! Upo ba? Upo! Upo! Upo, upo! Upo! Yan yung ating alagang aso mga ka-drivers. Kapag pinapopo natin, sumusunod. So, kung minsan yung ating mga alaga ay hindi po talaga natin maiwasan na nagkakaroon sila ng hindi magandang pag-iisip habang nandito yung panahon ng pinapakain natin sila. Pero nasanay siya na nagkaroon ng nag-give me 5
Ibig sabihin, gusto niyang kumain din sa pagkain ng manok. Nangingis siya ng pagkain. Pero dahil sa pagkain to ng manok, pinidisiplina natin siya na dapat sa manok lang. Pero ayun po man, nakikisabay po siya. So yan. Yung mahilig sa livestock, ibabahagi ko sa inyo every time mag-upload tayo ng video kung ano yung pamaraan na ginagawa natin mga ka-dreamers. Ayan. So dito sa side na to, after natin pakainin itong mga manok, dito sila nag-stay. So mas mainam yung lugar na paglalagakan natin ng mga manok ay meron po tayong tamang espasyo para makagalaw sila ng maayos. So, sa ngayon, yung ating livestock mga ka-dreamers dito muna. Dahil sa naglabas ako ng video tungkol doon sa ating paglilipatan, lugar kung saan natin ilalagak yung ating mga manok sa inaharap. Kapag umabot na ng mga 500, sa lingkura ko, sa maisan, diyan natin ilalagak, may awa ang Diyos, yung magiging manok natin sa inaharap. So, magkakaroon na tayo ng partition, mga tatlong division, para yung maliliit ay hindi masasaktan ng mas malaki sa kanila. Yan. So, kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, yung ating mga manok, ayan, dahan-dahan na silang umiinom ng tubig. Ayan. So, ganun yung mga manok, ugali nila. Pagkatapos kumain, iinom at iinom po talaga sila ng tubig. Kaya mas mainam, habang pinapakain natin sila, inihanda yung tubig na may Sondrox antibacterial. So, nakakatulong sa kanila na maiwasan yung sakit na dumapo sa kanila, lalong-lalo na ngayon, panahon ng tag-ulan. Kaya, sa mga baguhan dyan, huwag nyo pong kaligtaan mag-subscribe, share, follow sa aking channel. Ayan. At comment na din kayo tungkol sa aking mga videos. Huwag po natin kaligtaan sana sa inaharap yung aking mga pangiting panaginip ay tuloy po natin ibahagi sa pangkalahatan. Sa ngayon, inihanda pa natin yung ating mini studio, di pa talaga naitayo. Pero dahan-dahan, sa inaharap ay mapagtagumpayan din natin yung ating mini studio at tuluyang ma-record yung ating mga pangiting panaginip ayon sa Biblia. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, pare niyo po kong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa tinuharap, sa aking mga pangiting panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Ikinoy, ito na!